Babalik po ang Salamat Dok para sa mga walang preno ang bibig sa pagkain. Stop, look and listen dahil isinusulong ngayon ng mga eksperto ang paglalagay ng traffic light food labels. Importante po ito para malaman natin kung gaano ba kataas sa calories ang mga pagkain sa fast food at maging po sa mga binibili nating delata, noodles at iba pa. Narito rin po. Noodles, donut, chichirya, soft drinks, delata at iba pa. Aminin, yan ang pagkaing bet na bet nating araw-arawin. Gaya ng 37 years old na si Sefi Valia Dayag. Wala siyang pinipiling oras para kumain dahil basta nakaramdam ng gutom, wala nang tigil ang kanyang bibig. Mahilig ako sa mga sweet, tapos yung mga puppy foods, tapos yung mga fries, ice cream, yan ang mga gustong-gusto ko. Yan talaga yung nakakapagbaano ng loob ko. Yung satisfaction, iba yung binibigay nun eh. Halos 20 years ng makeup artist si Sefi. At sa klase ng kanyang trabaho, iba't ibang events ang kanyang napupuntahan. Kaya may mga pagkakataong nalilipasan siya ng gutom. Minsan nasa work tayo, walang oras yung kain natin, minsan puyat. Yun talaga yung nagtutulak sa'yo para kumain ka dahil yun yung pambawi mo sa puyat, pagod. So ang tendency nun talaga, kakain-kain ka. Dati ay nasa 128 pounds lamang ang timbang ni Sefi. Pero ngayon, nagtriple ito at umabot ng 300 pounds. Aminado siyang nasa lahi nila ang pagkakaroon ng alta presyon. At sa timbang niya ngayon, alam niyang lalo siyang at risk na magkaroon nito. Okay naman daw yung mga lahat. Except lang yun sa mga ilan lang, katulad ng mga sa uric acid. Sa naging lifestyle ni Sefi, isa siya sa mga maituturing na obese o sobra-sobra sa timbang. Para magabayan ang mga tulad niya, isinusulong ng mga eksperto tulad ni Dr. Tony Liachon na magkaroon ng traffic light food labeling. Layunin itong tulungan ng mga consumer sa pagpili ng pagkaing bibilhin. Ang traffic light labeling ay isang klase ng labeling para sa drinks or sa pagkain. In 2013 sa United Kingdom, na voluntary muna na yung mga manufacturer ilalagay nila whether ang kanilang calories, salt, fats, at saka iba pa or protina ay ayon sa tinatakda ng magandang nutrition. So pagka kulay berde ka, ibig sabihin go lang yan, parang traffic light. Pagka yellow, medyo neutral siya or ang delikado, ingat ka ng konti. Pero pagka red flag ka, red, ibig sabihin, wag na. Kung yan choice mo, wag masyado madami. Ayon kay Dr. Lechon, sakaling magkaroon ng traffic light food labeling sa bansa, mababawasan ang bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng lifestyle-related diseases gaya ng diabetes, alta presyon at stroke. Ang dami sa atin nag-alta presyon leading to dialysis, stroke, ang calories, let's say, ng French fries ay 400 calories. Na ang donut pala ay 400 calories, na ang requirement lang sa babae ay 1,500 calories per day, sa lalaki 2,000. So napakalaking bagay na magawa natin to kasi majority ng problema natin right now ay related sa pagkain. Kapag sobra-sobra ang calories sa ating katawan, ay naiipon lamang ito bilang taba. Pagka mataba ka, mataas ang cholesterol, blood pressure, mataas ang sugar, that will lead to heart attack, stroke. Kung hindi ka man mamatay daglian, magkakaroon ka naman ng gallbladder stones or fatty liver na pwede ka mag-liver cirrhosis and then cancer. Pinatayang nasa mahigit 5 milyong Pilipino ang may diabetes. Ayon sa mga eksperto, posible itong umabot sa mahigit 7 milyong taong 2030. Sakit sa puso naman na may kaugnayan sa hypertension ang nangunguna pa rin sanhin ng pagkamatay ng mga Pilipino. Kaya naman, ngayon pa lamang ay ginagawa ni Sefi ang lahat ng paraan para makabawas ng timbang. Araw-araw siyang nagzuzumba sa kanilang barangay sa Taytay, Rizal. At pabor siya kung maipapatupad lamang ang traffic light food labeling. Determinado si Sefi na makaiwas sa sakit. Pero marami na rin sa atin ang walang awat sa pagkain ng matataba at maaalat na pagkain. Malaking tulong kung maipapatupad lamang sa bansa ang traffic light labeling. O, tignan mo naman, no? Oh, diba? Diba?
Kayo po ba'y pabor dyan? Oo naman. Oo. Mm. Para mapahinto ang bibig. Makatutulong po ito para mas maging mapanuri tayo sa ating mga kinakain. Agree ako dyan, Ate Bia. Mas naiintindihan mo po kasi, tayo mga consumer, kapag color coordinated yung nakasulat po sa likod ng mga produkto o merkado. Parang right to information.